Hello guys, so maligayang pagbabalik po sa ating channel. So may ituturo na naman ako sa inyo na DIY. Ito yung tinatawag kong DIY na Bluetooth na helmet intercom. Pagka titingin kayo sa Shopee ng mga intercom, may mga kamahalan talaga sila eh. May mga umabot ng 2K, yung mga ano talaga high-end na intercom. So ano nga ba ang purpose ng intercom? Ang intercom kasi parang ano yan eh, communication device na ginagamit usually ng mga grupo-grupo na riders para habang nagda-drive sila is nagkakausap sila para pagka pupunta sila sa isang lugar, walang maliligaw dahil nag-uusap-usap sila. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung Bluetooth na helmet intercom, DIY. Dalawa lang ang kailangan natin na item. So, pwede nyo siyang bilhin sa Lazada or sa Shopee. Mamili na kayo kung sa may murang mabili. So, ito yung pagkakabitan natin ng Bluetooth intercom natin. Itong nag-iisang ano natin, si Zebra. Ayan ang gagawin natin siyang content. Lalagyan natin siya ng DIY na Bluetooth intercom. Itong ano pala, i-add ko na information. Itong helmet na to is applicable yung ano, yung paglalagay ng intercom. Dahil mamaya papakita ko sa inyo kung bakit pwede siyang lagyan ng Bluetooth intercom. Pagka bibili kayo sa Shopee, dalawa lang ang item na bibili nyo. Una is yung itong mic. Yung mic lang bili nyo. Ito yung, kung maalala nyo, ito yung kinamit natin sa may sec natin. Sec natin na modular dahil wala na si sec natin. Naibenta ko na yon. Ang ginawa ko is tinanggal ko yung ano niya, yung ito, itong mic at speaker niya. Ito, mabibili nyo siya sa Shopee, Lazada. Nasa ano yata to, 250 or 350. Hindi ko na alam yung price nito eh. May kasama siyang dalawang, ito yung ano, parang speaker niya. And then, may mic siya. And ang ano niya, jack niya is 3.5mm na jack. Ito yung una nyo bibilin. And then, yung pangalawa is ito. Yan. Napakamura lang nito sa Shopee guys, no? Actually, mabibili mo nga siya ng mga nasa ano eh, 35 pesos lang ata to eh. Pero nabili ko ata to nasa 170, 150 ata to. So, mura na to guys, no? So, ito yung ano niya. May ano na rin siya, charging port. And then, may ano siya, yung parang clip. So, ito lang yung dalawang bibili nyo. So, ito yung saksakan ng 3.5mm na jack. Ito lang dalawang kailangan nyo. Simulan na natin itong ikabit sa helmet, guys. So, ipapakita ko sa inyo kung bakit, dahil, ano siya, ano ba yung compatible itong mic natin. So, ang gagawin nyo is, tatanggalin nyo lang yung dalawang pads nito. Itong helmet. So, may mga lock lang naman yan na parang button eh. Kakapain nyo lang and then, ito, dito. Hilain nyo lang to pataas. Yan, may maririnig kayong click. Ayun. Napakadali lang tanggalin nito dahil nasimulan ko na siyang tanggalin. Ayan, tatanggalin lang natin. Yan, napakadaling magtanggal ng pads ng helmet. Ay, nahulog. So, yun, mapapansin nyo guys. Ayun, no? May ano siya, may butas-butas. Ginawa talaga to para sa intercom. Yan yung sinasabi ko guys. Yan, kung mapapansin nyo, may bilog dito. Ayun yung purpose ng bilog na to. Ito yung paglalagyan nung siya para sa intercom natin. Yan, sa helmet intercom natin. Yan. Diyan natin siya ilalagay. Kung makikita nyo, yun, no? Saktong-sakto siya. Di ba? Ginawa talaga to para sa mga gantong bagay. So, dahil nga wala ng velcro strap, yung velcro strap kasi naiwan doon sa may set natin na naibenta. Hindi ko na siya natanggal dahil nakadikit. So, ang gagawin natin is iipit na lang natin siya sa may pads. Ang gagawin nyo is, ang ginagawa ko kasi yung sa kaliwa ko nilalagay yung mic dahil siya yung may pinakamaikli, ayun o, maikli yung wire niya. Compared dun sa may right, ito napakahaba. Ayun o, magmula dun sa jack, napakahaba na ito. So, ito, sa kaliwa natin ito ilalagay. Dahil nga, yung kaliwa na natin yung una nating natanggal, dito na natin siya ilalagay. So, ang gagawin nyo is, ipapatong nyo lang siya dyan. And, iayos nyo na lang yung wiring. Make sure na hindi siya naiipit para hindi siya magloko. Once na ilagay na natin siya dyan, pwede nyo nang ilagay itong isang pad. Tig-isang pad lang ang pagtanggal para, dahil nga wala lang strap to. Yan yung nang gawin nyo. Kung may strap naman, dalawa nyo nang tanggalin to. Hindi naman naalis yan dahil dito sa case natin is wala nang strap. Kakabit na lang natin to. So, yon. Balik na natin tong pads nya, itong sa kaliwa. Isiksik muna natin tong ano, lock. Make sure na pagka binabalik nyo yung pad is hindi gumagalaw yung mic natin. Para lang hindi siya mawala dun sa may bilog. So, pwede nyo siyang alalayan. Ganto talaga, hassle talaga pag wala na yung velcro strap nya. Once na na-align na natin, pwede na natin siyang ilock ulit. Ibalik yung pad. So, ganun lang. Babalik nyo lang siya sa dating yung ano, dating lock. And ilock lang natin guys yung mga itong sa pad niya. Yan, okay? Na yan, na alis na natin, nakakabit na natin. So,
make sure na hindi siya umalis dun sa may bilog na paglalagay niya. Yan, okay na yan. So dito naman sa kabila, kahit hindi niyo natanggalin tong pads niya dahil isisiksik na lang natin siya. Eh sabi ko nga wala lang tong strap and yun na lang. So ito, dahil nga mahaba yung para sa kanan, gawan niyo na lang ng paraan guys, no. So kung paano niya itatago dito sa atin is tatago natin siya dito sa may likod ng strap. So yan, itatago lang natin yung wire dyan. And ang gagawin nyo, huwag nyo munang itak in lahat yung wire, isiksik nyo muna siya dito sa may loob, dahil pwede nyo naman siyang ilagay dyan dito, may space naman, pwede nyo siyang ilagay dyan. Ito, make sure na ang nakatapat sa inyo is yung ito, itong may speaker. Ito yung strap niya, ito yung speaker talaga. So pwede nyo siyang ilagay na. Ayun, makikita nyo naman yung bilog dito. Yan, kitang-kita naman yung bilog dyan. Pwede nyo naman na siyang isiksik dyan. Once na nailagay nyo na yung ano, yung bilog doon, yung speaker natin, dyan nyo na umpisahan na magtago ng wiring. Pagka magtatago ng wiring, dito ko papa sa likod, dito natin siya itatago. Gamit lang kayo ng mga ano, yan, para maitago natin siya na maayos. Huwag naman dun sa may part na ano, yung sobrang siksik, baka kasi naputol yung wire, hindi nyo rin mapapakinabangan. Tago lang natin yung wire para hindi siya maarawan or mabasa. Naitago na natin yung wire. Ayun o, makapansin nyo, wala na kayo masyadong nakikitang wire maliban dito. Ayun, nakasilip. Yan, napakalinis na nyo, no? Wala na siyang wire. Ang naka-expose na lang guys is yung ito sa pagkakabitan net. Dito naman, pwede nyo rin mag-tuck in ng wire. And dito na papasok yung pangalawa nating item. Ito, yan, 3.5 naman to. Yun, dahil nga may ano siya, yan, may call. Pwede kang sumagot ng tawag. And may volume ano siya, taas, baba, yung volume niya. Yun lang, tatlo lang yung function niya. So mga Bluetooth intercom kasi ng mga high-end, maraming pindutin nyo. So hindi ko alam kung para sa inyo mga yan, dahil never pa ako nagkaroon nun. Dahil na DIY tayo, ganito na muna. So kabit na muna natin siya. And then itong clip natin is pwede natin siyang ilagay dito sa may yung emergency pull natin. So dalawa pa lang ang purpose nito. So pagka emergency and then paglagyan ng clip, biro lang po, pwede natin siyang iipit dito. So pag yung ipit nito is, and then dito, ay hindi, baliktarin na lang natin dahil nga masyado siyang exposed. Or gano'n na lang. Gano'n na lang ata. Ganto na lang siguro. Ganto na lang. Yan. Ganyan na lang yung design niya. And dahil nga nahila ko yung wire, ipit natin siya ulit. Para hindi natin siya mahila. Yan. Diba? Hindi siya ganun kaganda tignan. Pero okay na yan. Yan. Nagagawa na tayo ng sarili nating ano, intercom, yung Bluetooth. So dahil nga ano to, pwede nyo siyang i-charge and pagkabubuksan nyo lang is yan, may magbublow. Yan, meaning pwede nyo na siyang i-connect sa Bluetooth nyo, and then pagka pwede nyo siyang lakasan, pwede nyo siyang babaan yung volume. So yan, ito na. Mamaya, dahil nga loba to, isa sound test ko sa inyo kung ano yung volume niya dito kabilaan. So yan, i-charge ko muna to and mamaya sa sound test natin to. Okay, na-charge na natin siya guys ng around 10 minutes lang para ma-test na natin siya agad. And ito, na-connect na natin siya sa Bluetooth. Okay, kukunnect nyo siya sa Bluetooth, isang pangalan niya is BT-001. Yan, iba-iba naman yan eh. Basta i-search nyo lang, yan, na-connect na natin siya. And then punta lang tayo sa NCS para safe tayo sa soundtrack na gagamitin natin. E, play natin full volume natin. Yan, so ilalapit ko yung ano, yung mic natin, dahil na nagsasalita tayo, nasa akin yung mic. Ipupunta natin sa loob, sana ma-pick up niya yung sound, no? So sound test na natin siya guys. Line natin sa kanan. Ayun yung sa kanan guys, no. So dito naman tayo sa kaliwa. Yan. Naway narinig nyo guys, no. So yan, patay na lang natin muna natin tong soundtrack nya. For sure naman narinig nyo guys yung quality ng sound nya. And yan, ayan po ang ating DIY or
budget ano na intercom, helmet intercom, no. So maganda to guys, no. So pagka gusto niya ng music, pag music pwede pang tawag, pang sagot siya ng tawag in case na naka-helmet kayo, may tumawag sa inyo, hindi niyo na kailangan magtanggal ng helmet. Sasagutin niyo lang siya, pwede siyang sagutin yung mga call. Yun lamang po, no. So naway nasundan nyo. So pagkabalak nyong gawin tong gantong setup, pwede nyo pong gayahin, i-order lang po kayo sa Shopee, maghanap lang po kayo ng ganito. Alam ko ang tawag dito is audio receiver na Bluetooth, hanapin nyo lang dyan, i-search nyo sa Google muna, tingnan nyo yung item kung may mga gantong style na ano. Usually ginagamit to sa mga kotse, alam ko eh. So yun lamang po, no. So naway nasundan nyo po ang paggawa po natin ng ating budget na helmet intercom. So yan, and sana maganda yung quality ng ano niya, ng audio, dahil habang nagbibideo ako, hindi ko alam kung gumagana ba, pero nakikita ko sa camera ko na nag-fluctuate yung mic natin. So meaning may na pick up siyang sound. So yun po, dito na po nagtatapos ang ating video na paggawa ng DIY na helmet intercom or yung budget na tinatawag, no. So pwede nyo siyang i-purchase sa Lazada, Shopee, bahala na kayo kung saan nyo makakita ng mura. And yun lamang po, naway nasundan nyo po and naway may apply nyo rin po sa inyong mga helmet, no. So mag-outro na po tayo. Yun lamang po, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel and Sai. And yun lamang po, and kita-kits po sa next vid. Bye, peace.